So yan, magandang umaga mga lords. So bago tayo mag SLP analysis paralysis, no. So check muna natin ang date today as Google. So yan, dahil nakalabas na naman tayo, no. So yan, ang date ngayon ay Tuesday, January 10, 2022. So, yan, dahil wala naman nagpapa-shoutout sa atin at wala rin naman nagtatanong, no? So, dadako na tayo sa ating analysis paralysis. So, yan. So, ito na ang presyo ng ating SLP ngayon. Nasa around 0.0022, ano ba yan? 225 ang presyo ng ating SLP. So, magkano nga ba yan sa peso, guys? So, check natin. So nasa around 0.12 centavos ang presyo ng ating SLP, no. So yan. So sinabi ko naman sa inyo possible yung untugan dito. So hindi naman niya inuntugan kahapon ng continuation, pero hindi niya inuntugan, pero dito lang malapit sa psychological na resistance natin ang ating SLP. So ganun ang nangyari, no. Doon na untog. So hindi rin siya nag-break dito sa ilalim. So, nag-continuation pero nag-react dito. So, yan nga. Sabi ko naman sa inyo kahapon, dito possible mag-react. So, nag-react pero nag-close doon below pa. Pero nag-parabolic naman. So, yun. Ganun nga nangyari, no? Yung sinabi ko sa inyo kahapon. So, yan. Ang nangyari is, pagka-break dito, yun nga. Sabi ko naman sa inyo, dapat mag-hold talaga dito sa support area natin na... Yan, kasi nga nag-post ng konti, dapat mag-hold sa may support area natin. So, nag-hold nga sa may support area natin. Nag-continuation, pero yun nga, nagkaroon ng plug dito. So, napakaganda dahil may plug doon. So, yung plug dyan, dito, no, naglaban yung buyers sa sellers natin na pantay lang equal dito. So, yun nga lang, nagparabolic dito, nagkaroon na naman ng volume, guys. So, ingat-ingat tayo sa malalaking volume na yan, guys. So, titingnan natin, check natin. Pero, kasi nga, kung papansin ninyo, nasa ano yun eh, alang guys, ah. Ayaw lumete. Yan. So, wala dalakala kasi tayong dalang mouse. Kaya, itong screen na lang ginamit natin, no. Touch screen naman ng ating laptop. So, yan. So, dito nga nauntog dito sa may psychological resistance. So, hindi naman, wala namang stock na gano'n. Dire-diretso, not to the moon. So, yan. Walang gano'n guys, no. Not to the moon. So, anong nangyari? Hanggang dyan ang possible niyang untogan sa 0.00244. So, dyan ang possible niyang untogan, no. Sa 0.0244. So, hanggang doon lang talagang binagsak niya. Pero, if ever na mag-hold dito yan, guys, sa 0.221, possible, guys, na umuntog pa. May i-push pa. Kaso nga lang, kasi kung papansin ninyo yung rejection niya, guys, kasi nga, napakalaki ng upper tail. So, malaki pa rin yung rejection niya. Unless, yun nga, sabi ko naman sa inyo, may follow-up ng volume kahapon eh. So, suportado siya ng mga buyers, kaya nagdiretso pataas. So, yan. Kaso nga lang, may rejection din eh. Nasa taas, no. So, dito na reject sa psychological na resistance natin. So, medyo alanganin tayo dyan. Pero it depends, sabi ko naman siya, anything can happen in the market. So, possible pa mag-continuation yan kung i-re-rate niya to sa 0.00239. So, possible yan, guys, na i-rate. Kung sakali man na ipunta niya ito yung 0.0039, possible guys na mag-continuational pa. Pero if ever guys na hindi, dapat ma-hold niya lang muna yan dito sa area na to. Yan. Sa 0.00221. So yan yung psychological na support natin na possible dapat mag-hold siya dyan. Just in case na hindi siya mag-hold, syempre babagsak na naman yan. Abot na natin dito sa may major support area natin. So yan. So yan, dahil tayo nakalabas dito na sa ating labas-labasan. So, check natin yung BTC natin kasi nga, may correlation naman yan sa BTC. So, sa BTC natin, so, yun nga, may malaking rejection dito pero may volume. So, nag-try attempt yung mga buyers na i-push, pero yun nga, sabi ko naman possible niyang untugan dito. Siyempre, napakalayo pa. So, dito lang ang inuntugan niya, no? So, hindi nangyari expectation natin, pero nagkaroon kasi ng rejection sa taas. So, hindi maganda, nagkaroon ng rejection sa taas. So, ganun nangyari. If ever na bababa, pero meron pa rin tayong support area. Dapat may hold niya dito talaga sa 16,971 ang ating BTC.
So dapat 'yan, maihold niya sa ere na 'yan. Kung hindi naman guys, talagang 'yun, asahan niyo na. Pero 'yun nga, nagsa-sideways yung BTC natin kasi nga dito nag-double bottom, pero triple dito, pero nag-react lang. Pero dito talaga sideways. Possible yung galawan dito sa 17k 88 hanggang dito sa bottom natin sa 15786 ang BTC natin. So 'yun. So sa 4 hours medyo detailed yan sa 4 hours, makikita natin yan sa 4 hours. Yun nga, sa 4 hours napakaganda kasi ng pattern yan, continuational pattern. Dito nag-breakout, nag-pause ng konti, nag-diretso, tapos ito pa lang yung major rejection niya. So sa may 4 hours guys, so malino na possible bumagsak yan eh. Napakaganda ng selling ano yan eh, selling entry. So dito may upper tail, isang red candle, tapos ito pa nagkaroon na naman ng upper tail sa 4 hours chart natin. So possible yung bagsakan dito sa area na to sa 17014 kung bibigay guys. Pag na-break tong area na to sa 17K125, possible hanggang dito ang bagsakan niya. Sa 17K sakto or dito sa bottom na to sa 16K917. So ever natataas yan guys, dapat ma-maintain niya dito. At least dito man lang. Huwag niya masagin. Sa 17K132 ang ating BTC, pero medyo alanganin may rejection, pero unless na irites niya ulit yan, once na irites niya ulit yan, supportado pa rin yan ng mga buyers guys. Possible na magkaroon na ang continuation. So, yun. So, yan ang ating expectation dyan sa ating BTC. Kasi nga, pero yan, selling ano yun eh. Selling pattern yan guys. Pero it depends. Anything can happen in the market. Kasi nga, once na selling ano to, selling signal, pero nabalik ng green. Ano naman yun? Bullish engulfing naman yun, guys. Possible mag-continuation pataas. Kaya nga, it depends talaga kung ano mangyari. So, hindi naman 100%, 100% ang prediction natin, ang analysis natin. Pero, kailangan, sabi nga nila, dapat, nandun ka dapat sa iyong ano, edge mo. Parang sa may power lang yan, guys. Hindi naman sugal. So, dapat, alam mo yung edge mo. Dun ka lang dapat sa may meron kang lamado. Kung makalalaban ka ng lamang, kung lalaban ng dehado ka. So, yun. Ganun naman sa may market. Anything can happen in the market. Hindi naman laging panalo, hindi rin laging patalo. So, nagbabase lang yan sa iyong experience para makapag-decide ka kung talaga magkakatlos ka na ba, magbabay ka na ba, or maghihintay ka pa ng more confirmation. So, yun. So, yun lang ang ating analysis, no? Sa BTC saka SLP lang muna. Balik na muna tayo dyan. Baka napapahaba na yung ating kwentuhan. So, yun guys. Namiss ko na kayo guys. No? Namiss ko din lumabas. No? So, yan guys. At baka sakaling makapag-vlog na ano. Ng kung anong vlog. So, yun lang guys. No? Kung may mga tanong lang kayo, mag-comment lang. So, ba? At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang. Ricky, so, ba? At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa akin channel at gusto mong ganitong content, Everyday Analysis Paralysis is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit my notification bell para laging updated sa akin mga videos. Kaya naman guys, sa konting tulong naman, konting like naman dito, konting share sa ating video, laking tulong na sa channel natin at sa community natin. And yun lamang guys, salamat sa panonood.